Yan mga kabayan, sinasalpak lang yan. Yan, tapos i-check nyo lang kung parehas na yung groove. Kalaki. Yan, pag okay na, saka na babarinahan. Yan, makikita nyo mga kabayan yung barina. Kahit makadiretso siya, hindi magagasgasan yung... Yan, ito na mga kabayan yung kinakabit namin na ceiling panel na PVC. Yan, nag-uumpisa na si G-King saka si Burnok yung katulong niya dito. Yan, nire-rebit lang yan mga kabayan. Yan, tapos ito pong PVC, ang haba po nito 295. Yan, kaya bago po namin nilayout tong kisame na to, inalam muna namin yung haba nito. Yan, ang sukat ng naka-islanting na to 145. Ito, isang buo nito 195. Hinati namin sa gitna. Pero nagkuhan po kami, nagpreparasyon po kami sa dulo ng halos 2 cm. Kasi po yung iba nyan, may mga damage. Yan, katulad dito, itong inaalis namin. Pag hinati nyo to, nasa 147. Pero yung ginawa namin, 145 lang para may preparasyon pa kami sa tatanggalin sa mga dulo. Yan, ito, katulad dito. Tapos yung pag nagbabarina pala kayo niyan mga kabayan, yung dulo ng barina, lalagyan nyo nito. Yan, lalagyan nyo ng chinilas. Para pag binarin nyo nito, halimbawa hindi nyo na-control, nakadiretso doon, hindi magagasgasan yung PVC. Yan, kaya mayroon siyang chinilas sa dulo. Yan, tapos yung PVC po talaga, may pang-ipit talaga yun sa gilid. Na moldings dyan sa gilid, yung parang frame niya, yung sasaksakan sa dulo. Pero hindi na kami gagamit noon. Ito yung gagawin namin pang ipit, quarters eh, sa mga dulo, saka sa dalawang gilid. Yan, ipapako namin to. Hindi na yung moldings talaga na para sa PVC. Ito mga kabayan, nakita nyo, nire-rivet lang yan. Dalawa na pinalagay ko para mas sigurado matibay. Yan, tapos pag binabarinahan yan, ito nga yung sabi ko na may chinilas yung dulo. Para kung sakaling bigla siya makadiritsong ganon, hindi magagasgasan yung PVC. Yan mga kabayan, sinasalpak lang yan. Yan, tapos i-check nyo lang kung parehas na yung groove. Kalaki. Yan, pag okay na, saka na babarinahan. Yan, makikita nyo mga kabayan yung barina. Kahit makadiretso siya, hindi magagasgasan yung PVC. Kasi babangga yung chinilas. Yan, sunod-sunod lang yun mga kabayan. Yan, tagdadalawang rivet yan. Yan, habang lumalapit pala kay mga kabayan sa pader, kailangan do-double check niyo yung sukat dyan. Dapat magkapareha sa baba. Para pagdating sa pader, parehong-pareho yung groove nyo, yung hangganan. Kasi pag hindi po parehas yan, kahit 1 cm, halatang-halata po yan. Kaya halimbawa, may diferensya ng 1 cm, pwede nyo pong i-adjust yan habang malayo pa ng bawat dugtungan, dalawang guhit papunta doon. Kaya mahahabol po yan. Kaya dapat laging isusukat nyo habang malayo pa. Kasi pag malapit nyo na nalaman doon, mahirap na pong i-adjust yan. Hindi nyo po pwedeng i-adjust yan ng biglaan. Kasi mabubunot na po yan dito. Kailangan dalawang guhit lang hanggang makarating po sa dulo. Kaya ang pinaka-importante po nyan, habang malayo pa kayo, nandito pa lang kayo, sa bandang gitna, i-double check nyo na.
Para pagdating sa dulo, saktong-sakto yung sukat. Pareho-pareho. Kasi pag hindi pareha siya, halatang-halata na po yan, mga kabayan. Kailangan-kailangan po ito, mga kabayan, yung ilalagay yung tsinila sa dulo ng barina. Yan, para iwas gasgas yung PVC. Kasi pag nagasgasan po yan, mahirap pong retokihin yan ng pintor. Ayan, si Jigging sa kasi Burnok yung tirador niyan ng PVC. Sila magkakabit niyan. Ayan, si Burnok taga-putol. Ito yung sinasabi ko na kailangan parehas ang sukat niyan pagdating dito sa hangganan. Ayan, isang piraso na lang yan. Ayan, kung anong sukat po niya, ganun din yung sukat niyan sa dulo. Kailangan magparehas para balance. Ayan, pag naikabit na, mga kabayan, yung lahat ng PVC, yan, lalagyan namin ng quarter si po yan, yung sa kanto na yan. Yan yung iipit doon sa PVC. Yan, paikot po yan, yung kinakabit na ni Justin. Yan, nilalagyan namin ng stick wheel, pandikit. Yan, tapos si Burnok, yan, nagpuputol na rin si Burnok para yan sa kabila. Ang isang kahon pala dito, mga kabayan, 10 piraso. Yan, ang haba nito 295 cm. Ang isang kahon nito 3,600. Kaya halos pumapatak yung isang piraso niya 360. Ngayon, nandito na naman sila sa kabila. Yan, nag-uumpisa na naman sila dito. Yan, tapos niya na yung isang unit. Yan, yung ikinakabit niya na lang dito, itong quarter C. Yan, ito yung quarter C, mga kabayan. Yan, ito yung ilalagay dyan sa dulo. Yan, sa mga dulo dito. Tapos doon sa taas. Yan, sa kapos dito sa dalawang dulo rin dito. Yan, ito yung magsasalo. Ipapako ito sa siminto. Yan, katulad nung ginawa dito sa kabila. Yan. Yan, ipapako yan dito. Babarinahan, tapos ipapako. Yan, tapos dito, mayroon pa yun ditong kahoy, paikot. 1x2. Yan, ito na yung natapos nila Justin. Yan, ganyan lang po, mga kabayan, pag kakabit ng PVC, ceiling panel. Yan, madali lang po, mga kabayan. Yan, hanggang dito na lang po, mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.